Ano masasabi mo sa mga estudyanteng nagiging estudyanteng babae na nagiging batang ina? Masasabi ko lang po dun sa mga estudyante. Tapos po sa sa ano, para sa akin, ano, nasayang yung kahit na pwede pa nilang maintindihan ang oras nila para sa sarili nila. Pero kahit ganun pa man, kahit dumating na sila sa ganun, patawarin mo yung ibang tao sinasabi na mali yung ginawa nila. Na kahit ganun, nawawagiging ano rin sila, magandang example para sa iba na maging responsable yung mga sa mga. Bakit dumadating sa punto na kahit palaging may advice yung parents, dumating pa rin sa punto na nabuntis sila? Siguro, yun nga, sarili nila yung decision na ayaw nilang makinig o gusto nilang itry yung isang bagay na hindi naman nila alam hanggang dun sa dumating sa punto na nangyari na at wala na sa punto. Masasabi ko sa mga batang ina, unang-una naman kasi ginawa nila yung kasalanan nila yung diba? Diba? Hindi magulang yung may kasalanan dun, sila yun kasi ginusto nila yun eh. Ginawa nila yon pareho and dapat kailangan nilang tawag dito panagutan yung bata, hindi basta-bastang iano na lang yun, ipalaglag or ipa-abort na lang bigla. Tapos masasabi ko lang sa kanila is hindi naman porket batang ina ka is huli na lahat eh. Austin, diba? Pwede ka pa naman mag-aral kung gusto mo pa ituloy yung pangarap mo. Paano ko sa'yo nangyayari yun? Sa akin, hindi. Ano kasi ako, educate. Siguro dapat hindi natin pinaprioritize yung paghahanap ng pagmamahal mula sa ibang tao. At dapat mas i-prioritize natin yung pag-aaral natin. Kasi isang pagkakamali, maaaring magkaroon ng masamang epekto sa buhay natin. At kung, ayun nga, hindi tayo nag-focus sa mga bagay na dapat nating pagtuunan ng pansin ngayon, baka pagsisihan natin yung magiging bunga nito. Ano naman masasabi mo sa mga, ayun nga, sa mga naging ina na bata? Kapag dumating yung panahon na na-discover nyo, unang na-discover nyo na magkakaroon ka ng anak, dapat hindi mo siya ipapalaglag kasi ginusto nyo yun eh. Kung anong ginusto nyo, dapat panindigan nyo. Tsaka dapat mahalin nyo pa rin yung naging bunga nung ginawa nyo. Harapin nila yung desisyon na pinili nilang tahakin. Kasi may patutunguhan naman eh. Yun nga lang, hindi na siya masyadong magandang tignan, pero wala ding saysay kung papatayin pa yung bata or ilalaglag ba. Kasi buhay yun and may karapatan yung bata na mabuhay. And dun sa parents, huwag nyo hayaan na iwanan yung anak nyo kasi even though na bata pa kayo, may future pa rin yung batang yun and kayo din may future. Oo nga, ano naman kung i-judge kayo nung society, parang, kailangan lang din ng, yun nga, yung support. Kailangan na intindihin nyo na lahat naman ng bagay may purpose, kaya kung ano yung decision na pipiliin nyo, kailangan narapin nyo yung mga resulta na mangyayari sa inyo. Maraming dahilan kung bakit naging batang ina ang isang estudyante. Maaari dahil sa pang-abuso o marahil din sa maagang sa kakulangan sa edukasyon sa mga ganong bagay. Pero masasabi ko lamang para sa kanila, para sa mga tao na nakita ng mga ganong
estudyante ay irespeto na lamang kung ano ang nangyari dahil kung tanggap naman ng mga magulang nila yung kung ano nangyari doon sa mga anak nila ay huwag na rin nating taliksayin yung mga bata na yon. At isa pa, tulungan din natin sila na maka-cope up sa kung ano nangyari sa kanila. Bakit dumadating sa puntong nagkakaganon sila bagamat may mga abiso yung mga magulang? Marahil dahil pa rin sa tukso at tulad nga ng aming mga pinag-aaralan dahil sa curiosity. Na-curious sila sa mga ganong bagay kaya sinusubukan nila at yun ang nagiging buhay. Ang masasabi ko sa mga batang ina, ano po, huwag niyong hahayaan na biglang magpasok sa isip niya na i-abort or ipatay yung anak niyo kasi syempre karapatan nila ang namabuhay sa mundong ibabaw and kasama yun sa karapatan ng tao and hayaan natin silang huwag mong isipin na isipin mo na lang na blessing yon and siguro that mas maging matured ka na kasi responsibility mo na alagaan yun kasi decision mo na gawin yung unang tas ngayon pagsisisihan mo. Huwag mong pagsisisihan kasi blessing yun ni God. Friend, masasabi ko na sa kanila, bakit nila sinira kagad ang buhay nila. Kahit nasabihin man nila natin na aksidente lang ang nangyari, sinira pa nila ang buhay nila. Advice ko sa kanila. Bakit sa dami-dami ng mga advice sa kanila, bakit nauwi pa rin sa pagbubuntis ng isang batang babae yung sitwasyon na yun, no? Yung naging batang ina sila? Kuya Fern, ayun nga, kasalanan nila yun kung bakit din lang sinunod yung mga payo sa kanila ng kanilang magulang o kung sino man nagpayo kung ba sa pagbubuntis sa pagboyfriend. Ano ba nagtulak sa kanila at dumating sila sa puntong gano'n? Siguro Kuya Fern, na nagtulak sa kanila ay ang kanilang kakatihan. Siyempre, Kuya Fern, madi-disappoint tayo. Pero siyempre, kailangan lang tanggapin yun kasi yun, nangyari na kayong bagay, ba't hindi natin tatanggapin, di ba? Panindigan na lang natin, tapos alagaan natin yung gagawin natin. Ingatan na natin yung mga gagawin pa nating ibang bagay. Alam natin, minsan siyempre sa nanay, masakit yun, di ba? Ba't ba natin gagawin yung bagay na yun? Kaya, ingatan mo yan. Okay, bakit nabubuntis sila bagamat may mga abiso yung mga magulang sa kanila? Ano sir, minsan siguro hindi sila, Kuya Fern, baka po hindi minsan may mga bata talaga siyempre lumalabag. Ako sir, kagaya ko minsan lumalabag rin ako. Yun, kaya huwag niya ako nagayahin. Kaya basta isipin niyo na lang kung yung tama o mali. Lagi naman tayo sinasabi ng magulang natin, kahit naman sino yan, kahit lalaki o babae. Siguro sir, natukulan lang sa gabay ng magulang. Kasi kung nagabay naman po na maayos siguro, hindi po sila magpupunta sa gano'n. So kung nabibigyan naman siguro sila ng sapat na attention from parents, hindi sila maghahanap ng ibang attention sa'yo. Ako para sa akin, hindi ganun. Hindi ko sihin yung magulang sir eh. Kasi sir, di ba minsan pagpiyari, pinapagalitan, mas lalo pa nagre-rebelde yung anak, parang gano'n. Para naman sa kakabuti natin, pero yung mga ibang bata kasi sir, parang hindi nila pinibigyan na lang yung mga gano'n eh. Parang sila pa yung gano'n pag pinapagalitan yung sir. Kaya minsan tumataka sila gano'n sir. Kasi gusto nila yung buhay na ibang tao. Pag nasobra na sa loob. Pag nasobra na sa loob, sir, hindi mangyayari. Hindi mangyayari sir. Balance. Sobra sa pag-ipit ng magulang. Hindi naman dapat kailangan may tiwala ka dun sa anak mo na hindi naman na mangyayaring mag... Kaya sila nabubuntis? Ano naman yung punto na ba't sila nabuntis kahit marami ng abiso o lagi pinagsasabihan sila ng mga magulang nila? Ba't dumating pa rin sa punto na mabubuntis yung mga kababaihan na yan? Sir, ano ba, sir?
curious sila sa akin. Opo, curious sila, sir. Sige, kasi ganun naman po palagi yung mga kabataan, sir. Yung mga kabataan kasi ngayon, sir, parang ano, gusto agad din na magka-boyfriend, girlfriend yun, sir. Gusto nila i-try lahat naman. Gusto po nila try lahat naman. Hindi nila nasusubukan. Opo, sir. Curious lang, sir. So, hindi nila naisip na maaari silang mabuntis o gano'n. Sa huli na, sir. Sir, sa huli na. Kaya nga, sir, nahuli. Sa huli niya pag-isisi. Okay. May... kasi para sa akin, Kuya Fern, okay lang po yun. As long as na papanindigan nila yung bata or yung after nilang mabuntis, magkakaragulit sila at mabibigyan sila ng magandang buhay yung bata, okay lang naman yung Kuya Fern. Hindi natin sila, wala tayong karapatan para husgahan sila kasi una eh, ante na eh, nagbukso siguro ng ano nila, ng emosyon or kaya may something sa kanila na wala, may reason naman sila ba't nila nagawa yun. Ang sa akin lang, Kuya Fern, dapat kung nandiyan na yung bata, dapat mahalin na lang nila Kuya Fern. Kasi kaso may mga iba po na kapag nandiyan na yung bata, nagsisisi sila at ano, basta nilang hinahayaan yung bata, ayun po ang mali. Pero wala naman problema sa pagiging bata. Paano kung ma-experience mo yung bagay na ganyan? Ay, kung sa akin naman po, kung ma-experience ko po yun, ipapala mo ba sa magulang mo agad? Ay, syempre po, para kung nandun ako sa kalagayan na yun, syempre mahihirapan akong sabihin. Kaso, isipin ko, kahit ano namang tago ko, malalaman pa rin nila. At dalawa lang naman yan. Una, itatakwil ka, or pangalawa, tatanggapin ka nila at tutulungan ka nila. Depende naman po yan sa pagkakakilala mo sa magulang nyo. Ang pagkakakilala ko sa magulang ko is kaya nilang tanggapin nyo at tutulungan nila. Kasi, sir, ganito yan. Pag malandi ka, pwede ka maging batang ina. Tulad ngayon, marami malalandi. Hindi nyo ko gayahin. Study first before landi. Ganon. Ikaw. Sa akin, sir, ano? Minsan na sa point ng kaibigan and yung point ng kasiyahan kasi pag habang nagiinom ka, hindi mo lang mapipigilan and makakontrol yung sarili mo. Kaya sa ganitong age, maraming nagiinom tapos ayun, nangyayari yung ganun. Kahit na maraming advice na yung parents mo, bakit umabot pa rin sa mga parents nila? Ba't umabot pa rin sa punto na hindi nila makontrol na yung kanila. Sir, at ito ako dyan. So ano yung nagtulak sa kanila para hindi nila makontrol yung bagay na yan? Sir, dahil sa mga kaibigan yan. So pag pumili ka ng maling kaibigan, pwede ka makunta sa maling gawain. Kailangan mamili ka ng magandang kaibigan. Tulad na to. Ilang years na kami na to, hindi ko naghihiwalay. Okay, may babatiin kayo? Binabati ko po yung ano ko. Pamilya ko dyan. Binabati ko pamilya ko kasi po sikat na ako ngayon, Kuya Fern! Yeah.